Tinatayang umaabot sa 45,000 na species ng gagamba ang mayroon sa buong mundo. Ngunit sa video na ito ay hindi pangkaraniwan ang ating pag-uusapan. Mula sa gagamba na lumilipad hanggang sa gagamba na handang ipakain ang sarili para sa kaniyang mga anak. Taranat maaliw, matakot at mamangha sa iba't ibang klase ng gagamba na bibida sa ating kuwento. Number 8. Peacock Spider. Siguradong maaaliw ka sa unang gagamba na bibida sa ating listahan. Ito ang Peacock Spider at may scientific name na Maratus volans at nahahanay sa species na Jumping Spider. Nagmula ito sa ibang bahagi ng Australia. Sa pangalan at itsura pa lang ay hindi may kakaila na para itong isang peacock dahil sa iba't ibang kulay na taglay nito. May sukat itong 0.3 inches. Maliit man, ngunit siguradong maaaliw ka sa mga gagambang ito. Para maakit kasi ng mga lalaking peacock spider ang mga babae ay kailangan ng dalawang bagay. Una ay ang pagkakaroon ng terrific butt. Kailangang maganda at kaakit-akit ang itsura nito. Pangalawa naman ay kailangang magaling kang sumayaw at gumiling-giling para maakit ang mga babaeng gagamba. Paminsan-minsan ay tumatambol din ito gamit ang mga paa at dahil walang tenga ang mga gagamba ay sa pamamagitan ng vibration ay dumadaloy ang tunog na dumidiretso sa mga paa ng babaeng gagamba at para sa kanila ay super hot ng ganito. Ginagawa ng mga gagambang ito ang pagsasayaw hindi lang para maakit ang kanilang nagugustuhan. Bagkus, ginagawa din nila ito para sa kanilang buhay. Kapag hindi kasi nagustuhan ng mga babaeng gagamba ang kanilang sayaw, ay hindi ito magdadalawang isip na kainin sila nito. Kaya para hindi makain ay kailangang galingan ang kanilang paggiling. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video ay baka pwedeng makahingi ng isang like. Pindutin mo na din ang subscribe button para updated ka sa mga susunod pa nating mga video. Number 7. African Trapdoor Spider. Nasa ikapitong pwesto naman ang African Trapdoor Spider. Bagamat matatagpuan ito sa iba't ibang panig ng mundo ay hindi natin karaniwang nakikita dahil sa ilalim ng lupa ito naninirahan. Karaniwan itong sumusukat ng 2.5 centimeters habang 8 naman ang mata ng mga gagambang ito. Isang pares sa harapan at 3 mata sa magkabilang gilid. Gumagawa sila ng tirahan sa ilalim ng lupa para itong tunnel o burrow na may lalim na 5 inches. Binabalutan nila ng silk ang paligid nito upang mapanatili ang temperatura at ang moisture sa loob nito. Nakakatulong din ito para mabilis silang makagalaw at makalakad sa loob nito. May takip din ang ibabaw ng kanilang tirahan. Binabalutan nila ito ng sapot, lumot at iba pang mga dumi para mag-camouflage at hindi kaagad mapansin kapag nakasarado. Mayroong maliit na butas ang pintuan nito at dito nakapasok ang ibang mga paa ng trapdoor spider at magsilbing lock para hindi makapasok ang ibang predators. Nagtatayo rin sila ng tirahan sa tabi ng ilog upang makapanghuli ng maliliit na isda. Ngunit kadalasan ay insekto ang target ng mga ito. Pagmasdang mabuti ang video at makikita kung gaano ito kabilis. Bahagyan itong bubuksan ang takip ng kaniyang tirahan para makita ang paligid. At sa isang iglap lang ay lulundag ito ng mabilis, sabay ipapasok sa loob ang kaniyang nahuli. Isa pang trapdoor spider ang bibida sa ating listahan. At ito ang Ravine Trapdoor Spider o ang Cyclocosmia truncata. Kumpara sa African trapdoor ay mas bihirang makita ang mga gagambang ito. Karaniwan itong sumusukat ng 1.2 inches at mayroong pabilog na katawan. Kung titignan nga ang itsura nito ay hindi may kakaila kung bakit ito kakaiba.
Flat at pabilog ang dulong bahagi nito at sabi ng iba ay may pagkakahawik ito sa Oreo biscuits dahil sa hugis at texture nito. Gumagawa din sila ng tunnel o burrow kagaya ng African trapdoor spider, ngunit ang kaiba nito ay ang dulong bahagi ng kanilang katawan ang ginagawa nilang pantakip sa kanilang tirahan para hindi makapasok ang ibang predators. Number 6. Bird Dropping Spider. Iba din ang paandar ng gagambang ito na tinatawag na bird dropping spider. Dahil kung ang ibang hayop at insekto ay dahon at sanga ng puno ang ginagaya, ay ibahin mo ang gagambang ito. Nagpapanggap kasi itong dumi ng ibon kapag nasa panganib. Unti-unting ititiklop nito ang kaniyang mga paa para itago. At para mas kapanipaniwala, ay ginagalaw pa nito ang likod na bahagi na animoy sariwang dumi ng ibon na nalaglag sa puno. Ayon sa mga eksperto, ay isa rin sa mga teorya na kanilang tinitignan kung bakit gumagalaw ang likod na bahagi nito ay una, maaaring dinadigest pa lamang nito ang kanilang kinain. Pangalawa naman ay ginagawa nila ito upang maka-attract ng kanilang prey. Ngunit ano pa man ang dahilan ay talagang kakaiba at nakamamangha ang gagambang ito. Number 5. Daddy Long Leg Spider. Ito naman ang gagamba na talagang kikilabutan ka kapag nagsama-sama. Mayroon itong maliliit na katawan, ngunit mahabang mga paa at matatagpuan sa halos lahat ng kontinente maliban sa Antarctica. Hindi naman makamandag ang mga ito kaya malayang mahahawakan ng mga tao. Yun nga lang, talagang nakakilabot ang mga ito dahil animoy itim na buhok kapag nagsama-sama. Number 4. Mirror Spider. Taranat mamangha sa gagamba na nasa ika-apat na pwesto. Ito ang Mirror Spider na matatagpuan sa Australia. Maliliit lamang ang mga ito at sumusukat nga ng 0.12 to 0.16 inches. Para itong disco ball dahil sa kumikinang at makukulay nitong itsura. Ayon kay Nikki Bay, isang photographer na nakabase sa Singapore, ay nag-iiba-iba daw ang itsura ng gagambang ito depende sa environmental circumstances. Halimbawa na lang, kapag nasa panganib ay lumiliit ang silver plate sa kanilang abdomen. At kapag nasa normal na kondisyon naman, ay nag-e-expand ang mga ito. Number 3. Flying Spider. Nakakita ka na ba ng gagambang lumilipad? Walang pakpak ang mga ito, ngunit paano nga ba ito nangyayari? Nakakalipad ang mga gagambang ito sa pamagitan ng ballooning. Sa una ay maglalabas ito ng tinatawag na anchor silk. Matapos ito ay itataas ang dalawang paa at gamit ang special fine hair ay itetest nito ang hangin at ang electrical field sa paligid. Ayon sa mga scientist, ay ginagamit ng mga gagambang ito ang electric field sa Earth atmosphere para makalipad. Kapag natest na ng gagamba ang kondisyon ng paligid, ay tsaka nito itataas ang kaniyang abdomen at maglalabas ng sapot. Sa tulong ng hangin at electric field ay agad naman itong lulutang paitaas at gamit ang mga paa ay nagagawa niyang mag-balance at makontrol ang bilis ng paglalakbay. Ginagamit nila ang ganitong kakayahan para makaiwas sa mga predators o di kaya naman ay para maghanap ng lugar na maraming pagkain. Inaabot ng ilang metro ang kanilang nililipad, ngunit kung minsan ay umaabot ng libu-libong milya ang kanilang paglalakbay. Number 2. Large Whip Spider. Siguradong kikilabutan ka rin sa susunod na gagamba na nasa ikalawang pwesto. Ito ang Large Whip Spider. Tinatawag din itong tailless scorpion dahil sa pagkakahawig nito. Mayroon itong dalawang mata sa harap habang tatlo naman sa magkabilang gilid. Ngunit sa kabila ng maraming mata ay hindi rin ito masyadong nakakakita. Mayroon itong flat na katawan at karaniwang umaabot ng 2 to 3 inches habang ang iba naman ay umaabot ng 25 to 27 inches. Mayroon itong mahabang mga paa at dalawang pincers sa harapan na talagang nakakakilabot. Siguradong kikilabutan ka pa kapag nakita mo itong nag-molt o nagpalit ng balat. Ngunit bago ka patuluyang matakot, ay harmless naman ito sa mga tao dahil wala itong kamandag. Sa katunayan, ay ginagawa pa nga itong pet ng karamihan.
Number 1. Nasa unang pwesto naman ang gagamba na handang ipakain ang kaniyang sarili. Ito ang species na Stegodipus dumicola na matatagpuan sa South Africa. Tinatayang nasa 40% lamang sa mga babae nito ang may tiyansa na makapag-reproduce dahil mabagal itong mag-mature kumpara sa mga lalaki. Tinatawag nga itong virgin females at kadalasan ay katulong sa pag-aalaga ng kaniyang sister babies. Kapag napisa na nga ang mga itlog ng gagamba, ay makatutulong ang mother at virgin females sa pag-produce ng nourishing fluids para ipakain sa mga ito. Napaka-intense ng prosesong ito dahil gagawin ng gagamba ang lahat para sa kaniyang mga anak. Unti-unti ngang natutuyo ang kaniyang katawan at sa huli ay tuluyan niya ng ipapaubaya ang katawan para kainin ng kaniyang mga anak. Para sa inyong reaksyon ay i-share lamang yan sa ating comment section at kung kayo ay may story suggestion ay huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa iWant TV.